Okay, so hello guys, good afternoon and good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel, In-Depth. At andito tayo ngayon guys para silipin naman po itong Duck City, okay? So guys, ang Duck City po is a free-to-play NFT game. Tapos ang gagawin lang nga po natin dito is maglalaro lang po tayo, tapos mag-iipon po tayo ng points. So, tapos yung nga nakadepende po sa points na makakuha po natin, ang mai-airdrop po sa atin as a reward. Tapos yung nga guys, kapag nakaipon ka na po ng points, after ilang days po or kung ilan po yung nakalagay po dito, dun yung po makukuha ang inyong reward. So dito po meron po silang i-release na 50 million po na DCM token. Tapos in the next 6 days, dun po nila i-release yung total pool po na to, okay? Tapos yun nga guys, makikita nyo dito na meron na nga po akong 120.69 points. Tapos ang may earn ko nga po dito is 13,572 na DCM token. So ang gagawin lang po natin dito is mag-i-interact lang po tayo sa NPC, aalagaan lang po natin yung farm, magtatanim po tayo dito para po tayo makagather ng points at magkaroon nga po ng airdrop. Ngayon, paano ba tayo magkaka-points naman po dito? Well, ang kailangan lang po natin gawin guys is i-click po natin itong si Goku dahil meron po siyang mga task na ibibigay po sa atin, okay? So meron po silang daily check-in. Tapos kailangan lang po natin alagaan yung mga plants, alagaan yung animals. Tapos kailangan lang po tayo mag-interact sa Twitter page po nila. Tapos mag-create po tayo ng post regarding po sa Duck City. So makakagain po tayo dito ng 70 points guys kapag nagawa nyo po yung task po dito. So daily nyo po ito pwede gawin guys, 70 points yan. Tapos yun nga guys, para po kayo magkaroon ng additional 50 points, pwede nyo po gamitin yung aking referral ID po dito, which is ilalagay ko lang po dyan sa baba, okay? So kapag ginamit nyo po yan, meron po kayong makukuha po dito na 50 points kaagad. At yun nga guys, makakatulong na po yun sa inyong pag-iipon ng inyong points, okay? Tapos yun nga guys, marami pong NPC actually dito sa kanilang map. Tapos medyo malaki po talaga din ang area guys dito. Like meron po sila dito option para magkaroon po ng ganito. Ayan, mga food po yan. Tapos andito po si Gabby na nagbebenta po ng costume po natin. Pero yan, pwede po natin yung bilhin gamit ang ETH. Tapos andito naman po si Down na nagbebenta naman po ng jewelry. Tapos meron din po dito nagre-refine din po ng mga ore and so on and so forth, okay? Tapos si Goku naman po is makikita po natin sa gitna ng town. Kapag natapos na po natin lahat guys ng task ni Goku, hahanapin lang po natin dito si Peston. Andito po siya sa baba guys. Tapos kapag clinic po natin siya, makakakuha po tayo ng gift, okay? So congratulations, you receive a 1 gift box and 5 points. So ayan po, nakaka-earn po tayo ng 5 points po talaga kapag nag-i-interact po tayo. Actually, kapag nagka-craft din po tayo, makaka-earn din po tayo. Like for example, ito, 40 points siya kapag nagbigay po tayo ng 1 item. Tapos kapag ito naman, 5 points and so on and so forth, okay? At the more points na makukuha po natin, mas malaki po ang airdrop na makukuha po natin after 6 days. So free to play lang po ito guys. Tapos yun nga guys, itong project po pala na to is nasa base network po siya. So kailangan po natin dito ng maliit na gas fee para po tayo maka-access sa kanilang game. So nagbayad po ako kanina ng sobrang liit lang po talaga. Ayan, so hindi pa po ata to 10 piso. 4 pesos lang po ang gas fee po natin kanina para po makapag-interact dito sa kanilang dap. Tapos bumili din po ako ng kipo kanina. Ito po yung screenshot po natin. At actually, hindi ko po alam kanina yung purpose ng key. Pero yun nga, kapag nag-i-interact ka po kasi sa ibang users at bumili ka ng key nila, nakakaipon ka din po ng points. So for example, ito po siya. Kapag binay ko po itong key po niya, magkakaroon po ako ng additional points, okay? So ang ranking ko po as of now dito is nasa 515, okay? Tapos pwede ka po mag-post nga po dito. Ito yung pag-explore ng ibang users. Tapos ito nga po yung airdrop po natin, okay? Ito pong nakikita po nating map po dito ng Duck City. Ito po yung pinaka-town. Tapos yun nga, para po ma-unlock po natin yung ibang quest, kailangan po natin mag-change po ng map. Kasi diba dito sa task ni Goku, may mga task po siya na mag-take care ng animal and plants. Kaya ang gagawin lang po natin is i-click po natin yung map po na area dito. Tapos pwede nga po tayo pumunta sa farm, okay? So guys, ito na po yung farm ko. Nagtanim na po kasi ako actually kanina. Tapos mga onion po yung nakikita po natin dyan. Tapos meron din po akong dalawang animals na din po dito. Kaya na-unlock ko po yung quest ko for today.
So ngayon ang gagawin na po dito guys is i-harvest na po natin yung mga tinanim ko po kanina. So yung coins kasi natin guys dito po yan makikita natin sa ating bag, okay? So guys, yung mga na-earn ko po dito sa pag-harvest, ang ma-earn ko po dyan is coins. So ito pong coins is ginagamit po natin sa mga internal transaction, like bibili po tayo ng seed, bibili po tayo ng animals, ng mga pangpakain ng animals, ng fertilizer, and so on and so forth, okay? So meron din po tayo mga free na avatar po kapag mag-create po tayo. Tapos ito nga po yung nakuha natin ng gift box kanina kay Pesto. So buksan po natin siya guys. First time ko po magbubukas po nito. At ayun, naka-receive po ako ng 18 carrot and 5 points, okay? So ayan po yung mga posible po natin makuha guys. Tapos makikita po natin yung mga na-receive po natin na mga item dito po sa ating warehouse. So dito po meron po ako onion. Tapos meron din po ako dito seed ng cauliflower, pati seed ng carrots, okay? So pwede ko po ibenta yung mga onion ko guys para po ako makagain po ng coins po dito. So makakagain ako ng 3,360 coin. So yung mga coins ko dito guys is wala po talaga yung value dahil ang target lang po talaga natin dito is mag-interact po dito sa kanilang game. Tapos for each interaction po talaga makakagain po tayo ng points. So dun po tayo papasok sa mga NPC sa town. Pero ito po yung itsura naman ng farm po natin. Ayan, may mga seed po tayo dyan, may animals, tapos ibang item. Tapos dito naman po yung mga niluluto po. Like for example, kailangan nyo po dito ng 100 po na ganito, tapos 20 na ganito. Tapos ito 120 na parang wool rule. Tapos ito naman po kailangan po natin ng cabbage, tapos itong tanim na to, and so on and so forth. Kapag na-exchange po natin yan doon sa mga NPC, magkakaroon po tayo ng points. So yun po yung way po natin para maka-earn ng points po dito. Tapos yung ito naman po yung ating mga animals, which is pwede po natin yan i-sell. At pwede din po sila natin alagaan, okay? Tapos ayun, ang gagawin na po natin next naman po pala is magtatanim naman po tayo dito sa area na to. So minsan guys, hindi po siya gumagana. Kaya ang ginagawa po natin, nire-refresh ko po yung buong website. So ngayon naman po, mag-plant naman po tayo dito sa ating land. Ayan, click lang po natin yan. Magsosow po tayo ng cauliflower po ngayon. So lahat po ng available na plant po dito is sa taniman po natin ng cauliflower. Tapos babalikan ko na lang po siya. Well, yung mga tanim po pala guys, meron yan parang growing time. Like for example, yung onion 30 minutes, yung mushroom 1 hour, cabbage 2 hours, and so on and so forth. So kailangan nyo yan guys bantayan. Tapos minsan kailangan po natin lagyan ng tubig, like yung blue po dyan, water po yan. Itong yellow, yan po yung sinasabi po dyan na parang nagugutom na yung ating mga animals. Tapos I think yun lang naman guys, okay? Tapos meron din po sila dito sea. Kung pupunta po kayo dito sa sea, pwede po tayo bumili ng ticket. Pero yung nga, before po kayo makabili ng ticket po dito para makabili ng NFT Island, kailangan nyo muna mag-spend ng 0.05 ETH in total, okay? So ano ang ibig sabihin nun guys? Well, kailangan po natin kasi mag-spend po dito sa pagbibili ng key. So kailangan, for example, kung gusto nyo bilhin itong si Anastasia pa to, click po natin siya, tapos ibabay po natin yung kanyang key. Kailangan po natin mag-spend po dito ng ETH para po tayo makapag-buy ng key guys. So kapag naka-accumulate ka po dyan, pwede ka na po bumili dito ng ticket sa sea para sa NFT Island po nila. Okay? So dito po sa sea, wala pa naman po masyadong kakaiba at pipindutin. Basta ang meron lang po is yung mga NPC po dito sa city, tapos yung farm po natin. So tatlong area pa lang po ngayon. Alam ko sa white paper po nila magkakaroon po sila ng fishing, pero yun nga, as of now, wala pa po iyon. Ngayon yung wallet naman po natin is andito po, itong andito po sa taas. Tapos kapag click po natin yan, makikita natin dito yung mga na-earn na po natin. Tapos andito yung history, tapos pwede nga po tayo mag-withdraw gamit ang BSC mainnet, okay? Tapos I think yun lang naman guys ang andito sa kanilang game. So free to play po ito, mag-iipon lang po tayo ng points. Tapos magti-take care po tayo ng animals, tapos mag-iipon lang po tayo ng materials. Tapos i-exchange po natin yan sa mga NPC nga po dito para makagain po talaga tayo ng points at mas malaki ang airdrop po natin, okay? Tapos silipin na po natin na mabilisan yung website po nila dahil andito po yung kanilang team. So hindi po sila docs guys, pero kasi free to play lang naman po ito. At ayun nga, dito po yung tokenomics po nila, hinahanap po yung CA ng kanilang token. So I think yun na naman guys dito sa ating Duck City. Free to play lang po ito at paggamit na lang po ng code po natin para magkaroon po kayo ng 50 points.
Tapos gawin nyo po yung mga task po talaga ni Goho dito, at kapag natapos nyo lahat ng task, hanapin nyo po si Pesto po dito sa baba, dahil meron po kayo makukuha dito na free nga po na gift. Okay? So ito yun lang guys, sana may na-share po ako sa inyo. Pa-like and subscribe na lang po. Salamat! Bye-bye!